Kaya sabi rin, tinti din. Tadi. Ang ganda na koko ko. Approximately 7 kilos ang gagamitin naming cassava or kamuting kahoy sa Tagalog. Kamuting kahoy din ba ang tawag sa inyo? Basta kami yan ang tawag. Yun nga palang complete ingredients isusulat ko sa description box below. So ayan, gagadgarin muna natin siya. Marami na yata ang nagadgad. Tignan natin kung marami na. Ayan guys, ang dami na nga. So pagkatapos magadgad, pipigaan natin siya ng kanyang tubig. After nating mapigaan yung kasaba, natanggal na yung juice niya, maghahalo na tayo ng 5 teaspoon na vanilla extract. And pagkatapos niyan, ihahalo na rin natin yung young coconut. So ayan siya guys, yung young coconut, yung ginagawang buko salad. So ang lambot niyan, ang sarap ng young coconut. 1 cup yung nagamit namin dyan. 1 cup inihap. Isang buko yun. And then, mag-a-add tayo ng 1/2 kilo na washed sugar. Start mixing na. Kailangan gamitan na lang natin siya ng kamay kasi para mas mapadali ang paghalo at syempre, pantay-pantay yung pagka mix sa kanya. Tsaka pag ginamitan pa ng gloves, baka mapunit pa yung gloves. Don't worry guys, syempre naman is okay na paghugas ng kamay bago humawak ng pagkain. So ayan, ganyan yung pag-form ng cassava balls. Bali yung measuring na ano namin ginagamit ay 1 tablespoon plus 1 teaspoon para maka-form ng cassava balls. Ganyan yung ginagawa namin. Malalaki yung magagawaan sa kanya. Makikita nyo yan guys mamaya pag niluluto na siya. Ang gaganda niyang tignan. Uniform yung pagkalaki niya. Homemade din yung ginawa naming barbecue stick sa aming gagawing cassava balls on stick. Ganun talaga guys. Kung may tiyaga ay may nilaga. At syempre, lahat ng paraan gagawin natin para maka-menos ng ating mga gastusin. Ganyan yung mga nagawa naming barbecue stick. Di ba maganda siya at saka malalaki pa. Mas maganda kasi yung malaki para hindi yung mababali yung mga cassava balls kasi mabigat siya. So ayan, ang dami-dami na nang nagawa at malapit na kaming magluto ng cassava balls on stick. Wow! Nakaka-excite pag nakita nyo ang gaganda niyang tignan mamaya at makikita nyo rin. Start cooking na guys. Syempre yung mantika mainit na yan. Ayan o, nagbo-bubbles na nga siya. At dandan ang paglagay kasi baka mapaso. So ayan, kumukulo na siya. And of course, kung mapapansin nyo, ang ganda ng paglutuan namin. Natural na paglutuan ang ginagamit namin kahoy para mas masarap ang pagkakaluto sa kanya at mabango yung amoy. Bali, ihahapcook lang muna natin yung mga cassava balls kasi mamaya magtutunaw pa tayo ng sugar sa kanya saka siya ilalagay ulit. At syempre, maluluto na siya habang hinahalo-halo natin sa sugar coating niya. Every batch ng cassava balls, maglalagay tayo ng 3 to 4 tablespoon na wash sugar. So ayan siya, hihintayin nating magbubbles sa ibabaw. Yung umibabaw yung caramelized sugar, saka natin ilalagay yung half cook na cassava balls.
Ilalagay na natin yung cassava balls kasi nagbubbles na yung caramelized na sugar. Umibabaw na siya. Yun ang palatandaan, guys, na pwede nang ilagay, ready na i-coat yung cassava balls. So, yung nilagay nating 3 tablespoon na sugar, maubos lang naman siya na ma-coat ang mga cassava balls na. Bali, mga 30 pieces siya or lampas. Mga 32 pieces yung cassava balls na yan na first batch. So, ayan, halo-halo lang hanggang sa maubos yung sugar sa kanya. Ayan, ang ganda na niyang tignan, mapula-pula. Okay, take out the cassava balls and ready to tusok-tusok na. After siyang mahangus sa kawali, kailangan itusok natin siya kaagad kasi magdidikit-dikit yan pagka hindi mo siya naitusok agad. Kailangan habang mainit, magtutusok na tayo. Kaya dapat pagka nagluluto kayo ng cassava balls on stick, meron talaga kayong alalay. Tutusukin na natin, guys, yung mga cassava balls. Every stick, maglalagay tayo ng 4 na bilog-bilog. At ang presyong iano natin sa kanya is 15 pesos kasi malalaki siya. Pwede nyo namang i-adjust yung paggawa nyo ng bola, magiging mga 1 tablespoon na lang ang ilagay nyo. Tagti 10 pesos na lang pagka 1 tablespoon lang. Yan kasi 1 tablespoon plus 1 teaspoon yung ginamit namin kasi malalaki siya. Large size, kumbaga. Thank you all, guys, for watching. Sana may natutunan kayo kahit konti. See you next video and God bless us all.